I'm Mylene Paat, utility spiker of Adamson Lady Falcons. Pumasok ako ng first year college sa University of Baguio. Doon ako nag-start mag-volleyball. Pagkakita nila sa akin, sabi ng coach doon, si Coach Jun Nesteros, wow, ang tangkad. Tinuruan niya ako na kung paano ganto, ganyan. Pero nung una talagang pasok ko sa pagtitraining ng volleyball, walang-wala akong alam. Sumali kami sa intercall hanggang sa may nakakita sa akin na alumni ng Adamson. Siya yung unang nag-offer sa akin, pwede kang mag-Manila kung gusto mo. So pagdating ko dito, nahirapan din ako kasi iba-iba kung saan nang galing yung mga players dito. May galing ng Mindanao, Visayas. Sa training naman, siguro ang adjustment ko nung una is yung sa setter. Sa setter lang naman. Actually, si Paat is, at first, akala mo mahihain eh. Kasi taga Pangasinan eh, di ba? Anong mga tumagal na, okay naman. Magaling siya makisama sa mga teammates niya. Minsan siya pa nga ang leader eh. Actually, siya yung number one namin ngayon na player eh. Siya yung talagang, kumbaga, pangsabak namin. Siya yung number one hitter namin. When it comes to play, wala namang problema eh. Kasi madaling pumick up yung bata eh. Okay. Right there. This moment right now, this could be si Mylene ang captain ball namin ngayon. So lahat, nadadala niya. Kaya niyang dalhin. Another combination play and a perfect hit. The kill from Mylene Paat. Si Ate Cha, ano siya? Mabait na ate. Parang nanay na siya sa amin. Yun niya, sobra siyang mag-advise. Yun niya, pag nasasaktan kami, siya rin. Nasasaktan din siya, so maintindihin siyang kaibigan. Ngayong as a captain ball sa amin, mahahawakan niya ng mabuti yung team. Isa na rin siya sa inspirasyon ko para mag-training hanggang sa matapos ko itong pag-aaral ko. Kasi yun lang talaga yung gusto rin ng family ko na makatapos din. Malaking ano na sa akin yung naging nakilala ko siya. Mabait talaga siya, wala talaga akong masasabi sa ugali niya. Actually, siya yung nagsasabi sa akin na walang malakas sa taong matatag. Ayun yung lagi niya sinasabi sa amin, hindi lang sa akin. Huwag siyang susuko sa amin kasi kami, pasaway talaga kami. And then, tutulong naman kami, babawi kami nagsisayin, gagalingin namin. Kung mahal mo yung pag-volleyball, kung mahal mo talaga yung itong bolang to, walang bagay na imposible sa taong may determinasyon. Oo, marami tayong trials sa buhay. Hindi yun sapat para sumuko ka lang ng ganung kadali. Lahat tayo may mga second chances. So, kung nagkamali ka man, kung bumagsak ka man, kung lumagapak ka man, iangat mo yung sarili mo kasi nasa sayo kung paano mo iaangat, kung paano mo ma-achieve yung isang goal mo sa buhay.